Los Angeles Lakers, mga idol, mukhang swerte at napayuhan pa ng maganda na ito ang owner ng team ng Golden State Warriors na si Joe Lacob. Sa kanya kasing interview sa isang The Athletic reporter, na pag-usapan nila ang future na itong Golden State Warriors at parang pasimpleng nabigyan niya na rin ng payo ito ang team ng Los Angeles Lakers. Sinabi niya, mga idol, sa interview ito, meron nga daw mga NBA teams, couple of teams, hindi niya nga daw papangalanan. Pero meron daw mga NBA teams na nag-all-in sa mga older players. At alam na natin, mga idol, kung sino yon. Ito nga ang team ng Los Angeles Lakers. At dapat nga daw alalahanin, itong mga older player ay na-injured. Nasa statistics na nga daw ito, mga idol, meron ng data na nagsasabi kapag over 30 years old, 32 years old or 35 years old ang mga NBA players, very prone na nga sila sa injury. Yan nga, mga idol, ang sagot ni Joe Lacob na parang napayuhan niya na rin ang team ng Los Angeles Lakers na hindi dapat mga older players at mga veterano ang kanilang tinatarget, kung hindi yung mga magagaling na batang players. Kagaya nga yan, mga idol, ng roster ngayon ng team ng Warriors. Pero anyways, mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa pahayag na ito? Sa tingin nyo ba tama ang sinabi netong owner ng Golden State Warriors? Komento nyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman ay pag-uusapan nga natin ang fine ni Kyrie Irving matapos niyang ang middle finger ang Boston Celtics fan. Napatawan nga siya, mga idol, ng $50,000 na fine or 2.6 million yan sa atin dahil lamang sa pag-middle finger niya nga sa isang fan. So sayang nga yun, mga idol, ang laking kawalan, pero sa tingin ko naman ay barya lang yan kay Kyrie Irving. Pero anyways, mga idol, punta na nga tayo sa ating next at panghuling balita. Brandon Ingram take over mode sa fourth quarter para nga buhatin ang kanyang team na New Orleans Pelicans against sa Phoenix Suns. Ingram, mga idol, total of 37 points, 11 rebounds and 9 assists, almost triple-double. CJ McCollum with 23 points, 8 rebounds and 9 assists naman. Panalo nga sila 125-114. Para naman sa Phoenix Suns, mga idol, Devin Booker umiscore nga ng 31 points. Kaso, ang bad news, mga idol, sa third quarter ay nagkaroon nga siya ng hamstring injury at hindi na nga siya bumalik. CP3 meron niyang 17 points and 14 assists pero hindi nga yan naging sapat para talunin ang Pelicans. Tied na nga, mga idol, ang series na ito, 1-1. Pero ang bad news nga ay itong si Devin Booker. Hindi alam, mga idol, kung makakabalik na ba siya next game or matatagalan nga dahil sa kanyang hamstring injury. Pero anyways, mga idol, yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!